Welcome po ulit sa ating segment on PWDs, patient groups, and health issues. This is a series of videos on health na inorganized na Union of Local Authorities of the Philippines with the support of Ayala Foundation and Access Health International for the 16252 Health Coalition efforts. So nandito po ulit tayo, pinagpapatuloy po natin ang ating usapan with Ms. Fatima, Ms. Girlie Lorenzo, of President of the Philippine Alliance of Patient Organizations and Executive Director of the Foundation, at si Mr. Octavio or Tito Ogie. Tito Ogie Gonzales, Vice President of the Philippine Alliance of Patient Organizations and President of the Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Disabilities. So kanina po dun sa segment natin kanina, nauna, pinag-usapan natin kung ano yung mga ano po yung mga gaps, di ba? Ano yung mga kailangan ma-provide sa ating PWDs at saka sa patient groups. At nasaan, nabanggit naman natin that there are a lot of opportunities and services really that may be available to them. Kailangan lang natin ng information at kailangan nilang malaman how to access these things. So siguro po this is the best chance para may paliwanag natin. So how do our PWDs and patient groups access the services that are available to them from the government? One, yung mga patient groups out there, lalo na sa community level, kailangan mag-organize sila. Okay. First and foremost. So that, kasi there's always strength in numbers. Yes. Diba? So if they organize themselves and then they have a representation, they can go to the LGU. Diba? Tito, in your experience, Tito, ano yung sinabi? Well, actually, sa PWDs naman, meron tayong yung tawag na RA 10070 creating persons with disability affairs office. Ito yung pindaw po natin. Yung pindaw natin, oo. Which is ang function yan, pares na rin na halos na kung ipahambing natin sa OSCA, kompleto. Meron kang complete program para sa PWD. Ngayon, ang nangyayari naman, hindi lahat ng mga local governments nagbibigay ng PWDs. Konti pa lang ang meron PDAW office. At ang problema, yung ibang nagkakaroon ng PDAW office, hindi sila, according to RA 10070, nandun ka sa, ang PDAW is under the Office of the Mayor. Okay. Ang ginagawa ngayon, ibinibigay, nilalagay nila sa NS or CSWDO, which is being manned by the social workers. Okay. Ngayon, ang talagang concept nito, PWD mismo ang magpapalakad ng opisina. As part of empowerment. As part of empowerment, kasi may programa kang kumpleto para sa PWD. Ang nakaupo PWD, alam niya kung anong problema ng PWD. So kapag po parang nagkakaroon ng misrepresentation na hindi na... Kaya nga ideal, dapat talaga organized. Okay. Yung mga PWDs at saka patient groups. Kasi kung sino yung na-elect nila among themselves as the representative, siya yung pwede umupo sa PDAW. Yun. O kaya, in our case, we had it to extend it lang sa patient groups, they will lobby. They can also talk to their counselors, to their vice mayor, di ba, in the legislation. Yes. Sa munisipyo, na magkaroon ng representation ang patient groups sa PWD sa local health board. Kailangan tibayin ang local health board ng mga munisipyo para magkaroon ng solid health program. Diba? Okay, para po siguro sa benefit ng mga PWD, sa patient groups na nanonood sa atin, paano po nila, kapag kinausap nila ngayon si counselor, kung makakausap nila si mayor, ano po yung mga kailangan nilang sabihin? Sana, first is, tanungin nila, di ba? When they say as a group, they can ask for an audience with the mayor or the counselor or the vice.